life script? Eh, di ba walang silbi yun? Halika, pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, pakilala muna ako. Ako nga pala si Ren, also known as Kuya Dev, and I give tips and insights about building a career in tech and shifting careers into tech. Matagal ko na actually gustong gawa ng video to. Mula pa nung may nabasa akong comment na nagsasabi na walang silbi si TypeScript. Kasi, nagiging JavaScript din siya pagkatapos. Usisain natin kung tama ba yung comment niya. Doon tayo sa workstation ko para mas madali ko ma-explain. Meron tayo ritong simpleng program na gagamitin natin to demonstrate kung ano ang papel ni TypeScript sa JavaScript development. At para ma-determine mo rin kung nababagay ba si TypeScript sa mga application nyo. Kayo yung mag-decide nun, hindi ako. Okay, so explore muna natin yung mga files natin. Meron tayong ditong mga commands na gagamitin natin para pagganahin yung program natin. Pero ang pinaka-importante lang rito for the purpose of this demo, eh itong tatlong command na to. Start, build, at clean. So unahin muna natin si build. Si build, siya yung kukuha ng source code natin at itatransform niya into a build file. Kukunin niya yung source code natin at itatransfile niya into our build files. Yung clean command, kabaliktaran naman. Hindi delete niya yung mga build files natin. Tapos si start, siya yung mag-run ng program natin gamit yung build file natin. So mahalaga to, build versus source code. Babalikan natin ito mamaya. I-discuss din natin isa pang mahalagang concept, yung concept ng development time, build time, at saka run time. Babalikan natin lahat yan during the course of this demo. So yun yung mga command natin, start, build, tsaka clean. Punta tayo ngayon sa mga source code natin. Ito yung talagang main file natin para dito sa program natin. So kung makikita nyo, TypeScript file siya, main.ts. So meron tayong main function dito na dineclare natin sa line 22, tapos irarun natin sa end of that file. Para sa demo na to, andito lahat ng code na irarun natin. Bukod pa rito, meron tayong mga file na i-import natin. Pero kung titignan nyo rito, javascript.js, tama yung file name, no? Tsaka file extension, no? Pero sa typescript.js, iba. TypeScript.ts yung gamit. So bakit ganun? Bakit natin siya ini-import na TypeScript.js? Hindi ko na muna i-explain, no? Hindi siya parte ng discussion natin. Tanggapin na lang muna natin na ganyan talaga, okay? For the purpose of this discussion, hindi natin siya itatakel. Tanggapin na lang natin, okay? Sa kanya na lang muna isipin yan, hindi importante yan sa usapan natin ngayon. Okay, so tingnan muna natin yung laman ni javascript.js. Meron siyang mga function dito, yung iba kinomit out ko kasi di pa natin kailangan, pero mamaya gagamitin natin. Sa unang demo natin, ang gamitin lang muna natin si js-add. Tumatanggap siya ng dalawang variable or dalawang argument at i-add lang natin siya using the plus operation, no? Ganun din kay TypeScript, pero may pagkakaiba rito. Si ts-add or TypeScript-add, ang ginagawa niya, ganun din. Kukuha ng dalawang variable or dalawang argument, A at B, at i-execute niya yung operation ng plus or addition. Pero pagkakaiba nito, dun sa JavaScript function natin, dito, naglagay tayo ng type definition. Kung titignan nyo, si A, nakalagay, number siya. Si B, number din. Tapos yung ibabalik natin, dapat number din. Sa syntax, yun ang malaking pagkakaiba ng JavaScript sa TypeScript. JavaScript, walang type definitions, samantalang si TypeScript meron. Bago nga pala tayo magpatuloy, linilawin ko lang na hindi ito tutorial ng JavaScript or TypeScript. So kung hindi pa kayo medyo familiar ng JavaScript, mag-aral muna kayo ng ibang tutorial, no? Manood muna kayo. Wag muna to. Ito, this is more of something na parang para sa mga JavaScript developer na iniisip kung tama nga ba si TypeScript gamitin sa project nila. Ngayon malinaw yan, punta na tayo ngayon dito. Kung makikita nyo rito sa file na to, nilalog ko itong particular na string na to, executing at runtime, sa terminal natin. Ganon din dito, balik tayo sa command natin kanina sa package.json. Dito sa build command natin, meron tayong echo command na ang ginagawa lang nito, ilalog din niya itong string na to, o itong text na to, sa terminal natin. Ito naman, ang sinasabi naman niya, executing at build time. Nabanggit na natin kanina, sa umpisa ng video, na mahalaga to, yung build time tsaka runtime. Mamaya, balikan natin. So, dineclare natin yung mga function dun sa javascript.js saka sa typescript.ts na mga file. Dito ngayon, i-call natin yung mga function ngayon o i-invoke natin sila.
So, para kay JS Ad, binigyan natin siya ng number 1 tsaka 2. Ganun din si TS Ad. Nagbigay rin tayo ng parehong numbers, 1 tsaka 2. Pagka-add na yon, nilalag lang natin o ipapakita lang natin sa terminal natin yung result. Subukan natin ngayon. I-build muna natin yung program natin by running the command npm run build. Kung makikita nyo, naglog nga sa terminal natin, executing at build time. Tapos kung mapapansin nyo, nagkaroon ng bagong folder dito, which is the build folder. Ulitin ko ah, burin muna natin siya. Gamitin natin yung npm run clean. At kung makikita nyo, yun, nawala yung folder na yun, binura siya. Tapos pagka nag-run tayo ng build, ayun, yun yung folder na yun. Burin muna natin siya ulit. So makikita nyo, wala yung folder na yun. Ha? Pag nirun ko yung npm run start, na supposedly, irarun niya yung program natin, tignan muna natin. Nagreklamo siya. So sabi niya, module not found. Bakit? Kasi, balikan natin yung command. Kasi si start, gamit ang node command, eh irarun niya tong file na to. Yung build slash src slash main.js. Kaso, yung build folder na yan, wala. Tinanggal natin kanina, di ba? So, magreklamo si node ngayon na, uy, bakit wala yon? Kaya ito yon. Kaya naman, kailangan muna natin i-run yung build. So, andyan na yung folder na yan. Subukan na natin ngayon i-run yung program natin. Yan na. Kung makikita nyo uli, binanggit ko kanina, executing at runtime. So, nilag natin yan para lang makita natin. Ano? Mamaya, explain ko bakit. Pero, focus muna tayo dun sa dalawang function. So, kung titingnan nyo, nilag natin yung mga result nila, which is tama, di ba? 3. Parehong 3. Kasi 1 plus 2 is 3. Bago tayo tumuloy, explain ko na rin dito yung pagkakaiba ng runtime tsaka build time. So yung build time, nangyayari siya during transformation ng source code natin into build code. Mamaya, titignan natin kung ano yung mga build code na sinasabi kong yan. Pero ang source code natin, ito yan. Itong land dito sa SRC folder. Yung mga build code natin, nandito sa build folder na yan. So yun yung build time. Na-execute siya during the process of transforming this source code into build code. Sa ibang language, ang tawag nila, machine code. Sa case natin, tawagin na lang natin silang build files, no? Para mas madali. Tapos, yung runtime naman, nangyayari siya during the execution na ng program mo. Pagka nag-run na yung program mo or yung application mo, yun yung runtime. Kaya nga siya, runtime. It's running, no? Gumagana na yung program mo. Again, mahalaga to sa mundo ng TypeScript at babalikan ulit natin sila mamaya. So tama, di ba? Wala naman na tayong problema rito. Add yung 1 plus 2. Easy, no? Easy GG. 1 plus 2, 3. Nagawa naman ng program natin. Pero paano pagkaganito? Ito ngayon yung gamitin natin, yung sumunod na linya. Tapos, focus lang muna tayo sa JavaScript. Disable muna natin yung TypeScript. Okay. Kung mag-run na lang, is yung JavaScript function natin, which is JSAdd. Pero this time, imbis na number yung pinadala natin, strings yung pinapadala natin. At kung familiar ka na sa JavaScript, alam mo na gagana to. Okay to. Pero, Kuya Dev, bakit ganun? Nag-add tayo ng strings. Para sa mga hindi familiar, sa JavaScript, ang gagawin niya rito, imbis na i-add niya as numbers, i-add niya as strings. Teka, paano yun? Actually, madali lang siya. Idudugtong lang niya yung dalawang string. Tapos magiging isang string. So, ang expected natin dito, kung kanina, 1 plus 2 equals 3. Dito, foo plus bar equals foo bar. Magiging one word siya. Tawag doon concatenation. I-build natin ngayon. Andito ulit yan, executing at build time. So, wala tayong error, no? I-run natin ngayon yung mismong program. Which is, ito, yung sinabi natin kanina, yung foo tsaka bar, pinagsama lang niya at naging foo bar. Which is tama, no? Pero paano kung sa TypeScript natin to ginawa? Balik natin to.
So, ganun din. Padadala natin ng foo tsaka bar si TypeScript na function. I-build ulit natin. Oh, teka, ba't si TypeScript nag-error? Kanina si JavaScript okay. Pwede mas maganda pala sa JavaScript. Kaya niyang gawin yung pag-add ng number tsaka ng string. Ba't si TypeScript hindi na? Teka lang, tignan muna natin. Basahin muna natin yung error. Argument of type string is not assignable to parameter of type number. So yun yung error natin. Actually, kanina rin, before pa natin i-run yan, meron na tayong error dito. So kung mag-hover, i-hover natin yung mouse natin dun sa error na yan, argument of type string, yun din. Yun din yung mismong error message. Pero bakit? Bakit nagre-reklamo si TypeScript? Okay, so tignan natin ngayon yung mismong TypeScript na function, yung TSAdd. Kanina, nakita natin na si A tsaka si B, parehong number. Tapos yung magiging sagot niya, number din. Yung error natin kanina is just TypeScript complaining na, teka, pinangako mo na si A tsaka si B, parehong number. Ba't mo ako binibigyan ngayon ng string? Niloloko mo yata ako eh. Ganun yung error natin kanina. Imbis na number yung pinadala natin, string yung pinadala natin. So si TypeScript sabi, teka, may kontrata tayo rito ah. Dapat ang bibigay mo sa akin, mga number lang. Bawal ka magbigay ng any other value na hindi number. TypeScript is kind of a contract, no? Between the declaration of the function and the usage of the function. Ito, nilagay natin dito yung mga types niya na ganito yung kontrata natin. Ito lang ang bibigay mo sa akin at ito yung babalik ko sa'yo. Pag nagbigay ka sa akin ng ibang types, abay, mag-aaway tayo. Yun yung main na value talaga ni TypeScript na gumagawa tayo ng kontrata. Na gumagawa tayo ng rules around the usage of a certain function or a certain method or a certain class or whatever variable you want to add types to. Bakit mahalaga yon? Mamaya, pag-usapan natin. Pero, ganon si TypeScript. Okay, so balik tayo ngayon sa main file natin. Kanina, di ba? Nag-run tayo ng build. Nagre-reklamo si TypeScript. Pero, subukan natin kaya i-run. Oh, teka, kala ko ba may error kuya Dev? Bakit nag-run yung function natin? Tingnan nyo ha, tsfunc_result. tsfunc_result, di ba? So tsfunc_result yan, hindi jsfunc_result ha. So ibig sabihin, gumana pa rin yung code natin. Teka kuya Dev, ano nangyari? No? Asan na yung error? Ayan na yung kaibahan ng runtime tsaka ng build time. So si TypeScript, ginagawa niya yung type checking niya during build time. Depende sa configuration nyo, pero often, hindi niya pipigilan na mabuild yung application mo. Kung bibuild pa rin siya, magbubuo mo pa rin tong build file mo. O, i-ano natin ha, para lang sigurado. npm run clean. Dinelete natin yung build folder natin, okay? So, i-ano ulit natin. Kita nyo, binalik niya yung build file, no? Generate niya ngayon yung build files natin. Pero, kumangal siya, no? Sabi lang niya, may problema tayo, pero sige, pahala ka, gusto mo eh. Gusto mo yan eh, matanda ka na, ikaw na bahala. Pero, to, pag nira natin, gumagana siya. Pero yun na nga, doon pumapasok nga si TypeScript during build time. Magkasabi siya ng mga error during build time na, uy, may nangyari. Pero sa runtime, wala nang pakialam si TypeScript. Hindi ko alam kung nare-realize nyo na kung bakit mahalaga yung build time versus runtime. Actually, ang expectation natin is pagka-binild natin yung TypeScript file, ang gagawin niya, i-convert lang niya into JavaScript, into plain JavaScript. So, itong mga type definitions natin na to, mawawala yan. So, ang expectation natin, it will compile into something like this. Ayan. So, tsfunc ab return a plus b. Which, kung titingnan nyo, halos parehong-pareho. Actually, parehong-pareho, di ba? Except for the function name. Parehong-pareho sila nito. Ang JavaScript file na yan. So, yun yung expectation natin. Pero yun nga ba talaga nangyari? Buksan natin ngayon yung build folder. Buksan natin yung mga files natin. So, puntahan natin ngayon si typescript.js. Ayan. So, ito si typescript.ts, ito si typescript.js. Kung titingnan nyo, ayun na nga, nawala yung mga type definition natin.
Actually, mali pala ako rito. Dapat PS add to, ano? Ayan. Tiran natin ulit. So, pag pinigyan natin to, ayan, PS add, diba? So, parehong-pareho tayo sa hit ng expectation. PS add na walang type definition. So, yung build command natin, yun ang ginagawa. Kinocompile lang niya yung TypeScript files natin into JavaScript. So, eto na. Babalik tayo ngayon dun sa comment na binanggit ko kanina na nagsabing walang silbi si TypeScript kasi pagkatapos na lahat, JavaScript lang siya. Totoo! Ano ba yung nirarun natin? Diba? Ano ba yung ine-execute ng npm run start? Di ba yung build files? So, ito yun. JavaScript files pa rin yung nirarun niya. Hindi naman yung TypeScript ang nirarun niya eh. Pero bakit gustong-gusto ng mga JavaScript developers na gamitin ng TypeScript? Ba't hindi na lang sila dumiretso na JavaScript na agad? Ba't nyo pinapahirapan yung sarili nyo na magdagdag pa ng mga type definitions na to? Ito nga, simple lang to eh. Merong mga sobrang lalaki na type definitions eh. Ganito yon. Babalik tayo ngayon doon sa binanggit natin kanina na kaibahan ng build file versus source code. Magdedepende to sa workflow mo or ng team mo. Kasi kung yung team nyo, tulad ng karamihan ng mga JavaScript teams dyan, alam nyo na hindi na kayo gagalaw sa build files. Never nyong gagalawin to. Hindi kayo dito mag-e-edit. Ang mga JavaScript developers, dito kami nagtatrabaho o sa mga source files natin. Dito kami nagdadagdag ng code. Dito kami nagre-remove ng code. Dito kami gumagalaw. Dito kami nag-e-edit. Never naming ginagalaw yung build files. At yun yung value ni TypeScript. Kasi si TypeScript, nakafocus siya sa build time. Actually, hindi lang build time eh. Kung titignan nyo rito, pati yung development time. Ito. Teka, Kuya Dev. Ano naman yung development time? Development time naman is the time na nagko-code ka. Habang nagde-develop ka, which is different from build time, yung tapos ka na mag-code, tatransfer mo na ngayon yung source code mo into build files. Doon yung build time. During development, habang nagko-code ka, habang nagde-debug ka, habang nagdadagdag ka ng code, yun yung development time. During development time, meron na tayong feedback from TypeScript na, teka, may mali ka rito. Ganon din during build time. Kung hindi pa sapat to, or if ever na meron kang editor na hindi nagsusupport ng TypeScript, at least man lang dun sa build time, meron kang feedback na, teka, nagkamali ka rito. Pero pagka na-build mo na yung application mo, tapos nirun mo na, o kaya nila din pinadala mo na sa production, wala na si TypeScript dun, wala na siyang pakialam. Eh di Kuya Dev, wala nga siyang silbi, no? Kasi nga, during runtime, pag nagkamali yung program natin, nagpadala ng kunwari ganito, ng string, eh di makakalusot to. Asa na si TypeScript? Kailangan ko si TypeScript para pigilan to. Ibang problema yon. Hindi yun yung sinasolve ni TypeScript. Ang sinasolve niya is during development time tsaka build time. Yun yung focus niya. Wala siyang pakialam sa runtime. Yung runtime, meron mga tools para dyan, pero hindi natin i-discuss. Ibang topic yon. Pero majority kasi ng mga errors, yung nangyayari during development time tsaka build time. So, pagka na-capture ni TypeScript yun, no, na-prevent ni TypeScript yung mga error na yun, malaki na yung ginhawa sa developer. At bilang developer, meron tinatawag na feedback loop during development na napakalagang makita agad natin kung may error agad. Habang tinatype mo pa lang, kung nakikita mo na agad na may error, mas maganda yon. Versus, makita mo yung error pagka-deploy mo. So kung dito pa lang napipigilan na ni TypeScript to, sobrang laking value nun sa mga developer. Habang magta-type ka pa lang dito, teka, uy, hindi pala tumatanggap si TS add na function ng strings. Ba't ko ginagawa to? So, babaguhin mo na ngayon, i-correct mo na agad. Versus, wala kang kahit anong feedback during development or even during build time, tapos malalaman mo na lang nasa production na nagka-error bigla. At least man lang during this time, na-prevent na yon. Para sa akin, yun yung pinakamagandang feature ni TypeScript. Yung instant feedback dun sa ginagawa mo. Di kagaya ni JavaScript, wala tayong kahit anong feedback. Although, legal to, pero yun ba yung original intention nung nagsulat ng JavaScript function na to? Nung sinulat niya ba to, nag-expect ba siya ng parehong string tsaka number? Hindi nakalagay dito, hindi malinaw. Sobrang ambiguous niya. So iniiwasan natin yun, yung ambiguity na yun. Kailangan malinaw yung mga bagay-bagay. Pagka malinaw ang mga bagay-bagay, mas maliit yung chance na magkaroon tayo ng mga error. Eh dito, hindi malinaw. So, mahalay ba natin kung ano mangyayari dito?
baka nag-add pala tayo ng pera, tapos pinadalan mo na string. So, ano mangyayari doon sa program mo, di ba? Malay natin, baka mag-cause yan ng economic collapse. Hindi natin alam, di ba? Malay mo, nag-trabaho sa banko, mawawalan ng pera yung mga customers nyo. Hindi mo alam. So, si TypeScript, kahit papano, meron tayong konting safeguard na, uy, teka, nagkakamali ka ng gamit ng function na yan. Tigil mo yan. Dito, wala. So, dito, no, hindi explicit yung intention na nagsulat ng function na to. Siguro, pwede nang gawin to if type of ganyan, parang ganyan. O, pwede nang gawin to. Actually, pwede rin natin gawin to eh. Dito eh. Pwede rin natin ilagay to eh. Pwede natin gawin yan. No? Pero kahit ginawa natin to dito, itong type checking na to, mangyayari sa runtime. Hindi siya mangyayari during development time. Kung babalikan natin dito, wala tayong feedback, oh. Nagpadala pa rin tayo sa kanya ng string, hindi nagre-reklamo yung editor natin. Sa mata ng editor natin, valid to. Build natin. Wala tayong error sa build natin. Again, sa build time, tsaka sa development time, wala tayong kahit anong error. Pero, pag nilan natin ngayon yan, ayan na. Doon tayo sa production nagka-error. So yung feedback loop natin in terms of error catching, antagal. Malalaman mo pa lang pagka niran mo yung application mo. Hindi habang nagta-type ka. And this is very important. Pagka developer ka, kailangan yung feedback loop mo in terms of finding bugs, finding errors, kailangan maliit. Huwag nyo nga hayaang mahaba yung feedback loop nyo. Kasi pagka sobrang haba ng feedback loop nyo, baka malaman nyo pala yung error, nasa production na. Nag-cause na siya ng damage. Nawalan na ng pera yung mga customers nyo. Nawalan na ng pera yung company nyo. Yun ang iniiwasan natin. Kaya, sana nakikita nyo na, no? Sobrang valuable ng TypeScript sa mga ganito. Okay, ibalik natin ngayon para gumana yung program natin. Padalan ulit natin sila ng numbers. Bumalik na tayo sa umpisa. Dapat to gagana. Okay, pag-run natin ngayon. Alright. So, back to square one tayo. So, paano kung nagkaroon ka ng task? Tapos, nasabi, palitan mo yung add function natin. Gawin nating concatenation na hindi na siya mathematical operation. Okay, ginawa mo to, no? So, pinalitan natin yung kaninang addition, ginawa natin concatenation. Kung hindi kayo familiar sa syntax na to, ang ginagawa lang nito, itong si A, tsaka si B, pagdudugtungin, tapos may space sa gitna. Ganun lang ginagawa nito. Kunwari ito, ine-edit mo na siya, di ba? Tapos pinalitan mo na. Tapos, oh, sige. Okay na to. Build na natin. Uy, walang error, okay. Run na natin. Teka. May mali, pero okay naman. Walang nilabas na error. Depende dun sa application nyo, baka okay lang to. Pero, kung paano kung yung function call na to, di mo pala alam, nagpapadala tayo nga, parang kanina lang rin, nagpapadala sila ng pera, no? Nagpapadala ng numbers. Tapos yung expectation ng tumawag dun sa function is number din yung makukuha niya. Kaso ibinalik natin string eh. So, wala tayong kahit anong feedback na baka may nasira. Wala tayong alam. Okay ba to? Gumagana ba talaga to? O baka nag-expect sila na number. Pero ikaw, pinalitan mo, okay lang. So pagka-deploy nito, wala tayong kaalam-alam. Nirun ng ganito, tapos lumabas to, 1-2. Tapos okay lang. Tapos pagkataka yung mga tao, teka, ano nangyari? Ba't parang may mali doon sa addition natin? So hindi natin alam. Wala tayong kahit anong feedback, no? Ang assumption lang natin, pinalitan mo eh. Sabi sa'yo ng boss mo eh. O, kasama doon sa task eh. Palitan mo yung, ano, yung function. Gawin natin concatenation. Kasi yun naman talaga yung original na plan natin. Tapos hindi mo pala alam, ginamit siya to add numbers. So, sa production, it's going to cause a lot of errors. Tapos kung kataan ngayon, ano nangyari? Again, yung feedback mo, mangyayari during deployment na, during usage na ng application nyo. Pero paano pagka TypeScript natin ginawa to? So, tanggalin natin to ngayon. Okay.
comment natin yan. Balik tayo doon. So, ito yung original function. Again, try natin i-run. Okay tayo. Okay tayo. 1 plus 2 equals 3. Doing the exact same process. Pinapalitan sa'yo to. Ginawa nating concatenation. Okay, wala tayong kahit anong feedback dito, no? Pero pagka-build mo, uy, teka, may gumagamit pala ng function na to at saka ginagamit niya as addition kasi nagpapadala siya ng number. So doon pa lang sa build time, nakita mo na may gumagamit nito at saka expectation nila mathematical addition. Ginawa mo siyang concatenation. So of course, magkakaroon tayo ngayon ng feedback na or error na there is code in your application na ganito yung expectation. So meron tayo ngayong error. At dito, maaalarma ka ngayon, teka, hindi ko pala pwedeng palitan to basta-basta. So mabibigyan ka ngayon ng course of action, masosolusyonan mo agad, even before ma-deploy yung code mo into production. Kita agad. Yung feedback loop mo, although wala sa development time, nandun sa build time. Nasabi na sa'yo na, uy, may error ka. Ba't mo ginawa to? In a sense, para siyang unit test. It's a special kind of unit test na it actually just focuses on the types of your variables. Again, napakahalaga nito, lalo na pagka team setting. Lalo na pag malaki yung application nyo. Actually, kahit mag-isa ka lang, tipong ikaw lang yung developer, side project mo lang siya, maganda rin to pagka tipong after a few months, binalikan mo yung project mo, tapos hindi mo na alam kung paano gumagana yung mga functions mo. Dito pa lang, ang laki ng tulong nito. That's another advantage of TypeScript over plain JavaScript. Kanina, yung JavaScript, wala tayong kahit anong feedback during development time, during build time, pero nagka-feedback tayo during runtime na, which can possibly happen sa production. Ito, sa TypeScript, even before pushing to your repository, ayan o, kita mo na agad. No? During build time pa lang, kita mo na agad na may error ka, may illegal usage ng function mo. Yun yung isa pang value ng TypeScript during the JavaScript development cycle. Actually, bago pala ako umusad, gusto ko lang ipakita sa inyo to. So kanina, sinabi ko, yung compilation, ang ginagawa nun, i-convert o i-compile yung TypeScript file mo into JavaScript file. So itong TS add na to, mawawala yung type definitions. Tapos magiging ganito. Actually, ang original natin kanina, ganito, di ba? Malaya, malaya. Ayan. Para lang madali. Ito, magiging ganito. No? Ito yung kalabasan niya. Pero pwede mo kasi i-configure yung TypeScript mo for your project na mag-generate ng type definition file. So, kung hindi kayo familiar, ito yung TypeScript configuration file. Tapos may mga options kayo na pwedeng gamitin dyan para i-customize yung TypeScript nyo for that particular project. Especially for library authors, yung mga library, yung mga katulad ng React, Angular, basta yung mga gumagawa ng ganun, mga framework authors na gumagamit ng TypeScript, ini-enable nila to, which is mag-generate ng mga file na ang laman lang is type definition. Tulad nito. So, itong line na to, ito yung magiging type definition nitong function na to. Mahalaga yan kasi may times na parang hinihiwalay nila ngayon yung types mo from your JavaScript file. Pero pagka sa application naman, pagka-consumer ka lang ng mga libraries na yan, hindi mo naman kailangan gawin to. Pero depende sa project nyo. Hey, balik tayo ngayon sa main file natin. Tinanggal ko na yung mga code natin kanina. Usad na tayo. So itong nakikita nyo ngayon, itong line 19 na to, usual nyo makikita to sa mga JavaScript codebases. Yung dugtong-dugtong, yung pag-access ng mga object, tsaka yung properties nila. So we have a JavaScript object named JSObj, and in-access natin yung parent niya. Tapos from that parent, we access the child property, and from that child property, we access the foo property. Tignan muna natin yung code. So ito yung JavaScript object natin. So currently, we have again, it is named JSObj. We have a property parent, which is in itself also an object. And inside that, it has a child object,
And inside that, it has two property of type string. And the value is bar. Pag nirun natin yung program, we are just logging out that foo property, no? Which is, tama naman, the string bar. Paano kung down the line or in the future, biglang magbago yung object na yun? No? Binago sa code na ginawa siyang ganyan. So, ginawa natin ganyan. Tinanggal natin yung child object. Nawala na rin, of course, yung foo property ng child object na yan. Kumbaga, empty object na lang si parent. So, pag nirun natin yan, walang problema, no? Gumagana. I-push natin ngayon yung code natin. Dineploy na natin. Pupunta na ng production. Or kahit man lang sa staging, no? Sa staging environment nyo. Past ni run. Uy! Teka. May runtime error tayo. Which is, uy! Bakit undefined yung parent object ng foo property? Again, wala tayong naging feedback dito. Wala tayong feedback during development. Wala rin tayong feedback during build time, yung naging feedback natin during runtime na, which is nabanggit na natin kanina, very dangerous. Same case, tingnan natin sa TypeScript. Okay, so same lang to. Yes, object tayo. Actually, wala nga tayo rito kahit anong type declaration, no? So halos parehong-pareho lang to ng JS object natin kanina. Balik natin. Ayan. Kung titignan nyo, yung JS object na yan, pareho lang ng TS object na to. Pero, kaiba lang yung variable name. Kanina JS OBJ, ngayon, TS OBJ siya. But same. Try natin i-build. Okay, gumagana, no? Okay, same scenario. Sabihin natin na-edit din siya at naging ganito rin, nawala rin yung child object at yung parent naging empty object. Again, without looking dun sa implementation, ha? Dito lang tayo sa declaration. Build natin. During build time, meron tayong feedback. Teka, meron sa code base natin na sinusubukan i-access yung child object from the parent object. So, may error ka. Again, without even looking dito. Pag tinignan mo nga ngayon, during development time, kita mo agad. Pero dito, even without looking, pinalitan mo lang. Balik natin, ha? Yan, okay. Pinalitan natin. Not okay. So, again, in a sense, it's working as a safeguard, an additional safeguard, na hindi mo kailangan mag-code ng unit test para gawin to. It comes intrinsic sa TypeScript na chinecheck niya lagi yung types mo. Tama ba? Meron nga bang ganitong type? Meron nga bang ganitong child? Tama ba yung paggamit mo sa mga object? Tama ba yung paggamit mo sa mga functions? Dito, kita agad during build time na may masisira. Which is actually magical kasi wala tayong nilagay na kahit anong type definition. Ito yung tinatawag sa TypeScript na inference. In-infer niya yung type ng object. So dito, sa una, in-infer niya yung type ng object is parent-child foo. Dito, in-infer niya yung type of object ng TSObj na may property of parent. And yung parent na yon is of type empty object. Kahit hindi nyo magets, kahit man lang ma-appreciate nyo yung value na binoprovide niya. Na ito, nakita na merong issue yung code mo nung pinalitan mo. Again, pagka nirun mo naman to, ayan, masisira din talaga siya during runtime. So, sira siya. Pagka error tayo during build time, tumuloy pa rin yung build. Tapos pagka nirun mo, may error talaga. Pero ito nga, mapiprevent natin yung runtime error kung nakita agad natin nung pa lang sa build time na may masisira pagka tinuloy mo to. Lipat naman tayo sa kabila kasi majority na naging discussion natin nandun tayo sa development time tsaka sa build time. Doon naman tayo sa runtime. So, sinabi natin kanina, walang silbi si TypeScript
during runtime. Kasi nga, tinatanggal natin lahat yan during runtime. Wala na yung type definitions mo. Wala na rin yung mga type check mo. I-demonstrate natin ngayon dito. So we have here an asynchronous function named fetch from API. We expect two values. Binigyan natin ng pangalan na foo at saka bar. Tapos binalik natin si tsadd na function. Na gagawin niya, i-add si foo tsaka si bar. So balikan natin itong mga function na to. Una, si tsadd. Nakita naman natin, di ba? Yung kanina, it adds two numbers and returns the sum. So nakalagay rin dito yung type definitions natin. Yung kontrata natin na dapat number yung A at saka B, yung return value natin, number din. Si API naman, minamock lang natin yung API. Ginawa ko siyang JavaScript para hindi ma-activate yung type checking ni TypeScript. So dito, wala tayong kahit anong type checking. As far as TypeScript is concerned, hindi niya alam kung ano yung nire-return nito. Imagine niyo na lang na back-end server talaga to, no? Minimimic lang natin. So nangyayari rito, binabalik ng back-end server na to is an object with a property of foo and the value of 1 and a property of bar with a value of 2. So, huwag nyo na muna alalahanin itong function na to kung di pa kayo masyadong well-versed sa asynchronous JavaScript. Basta ganun lang yung sinisimulate natin dito. A server that returns an object of foo bar with values of 1, 2 respectively. Try natin yung build to. So, nag-succeed yung build natin. Pag nilan natin yung application natin, so we got a result of 3. Tama naman kasi kinuha natin yung values na yon, yung foo bar, tapos pinasa natin kay tsadd. Tapos si tsadd, inadd lang yung dalawa, tapos ni-return yung result. And yung result na yon, nilag lang natin sa terminal. Paano kung yung server natin binago, nagbago yung return niya? For some reason, maybe it's a third-party service na wala ang control, or maybe someone in your team altered how your API server behaves. Tignan natin. Kunwari, imbis na number yung nire-return niya, strings of value foo and bar yung nire-return. Bibuild ko lang to, pero sabihin natin binilid siya somewhere else, di ba? Basta hindi siya parte ng program natin. Imagine niyo na lang, okay? From the point of view of the TypeScript code, di naman atin to eh. No? Yung fetch from API na yan, hindi atin yung code na yan. Basta kinocall lang natin yung API na yan. So hindi natin alam, wala tayong guarantee na yung type nitong foo tsaka bar is number. So pwede magbago yan. Ngayon, kiran nga natin yung code natin. So pagkaran ng code natin, gumana. Kasi although meron tayong type definitions dito, itong type definitions na to nawawala during runtime. Again, ito, nag-execute siya during runtime, di ba? So wala na si TypeScript dyan. Papayagan ngayon ng code natin, ng application natin, na mag-run pa rin yung function mo, even though, sabi ni TypeScript, dapat numbers yan. Kung si TypeScript ang masusunod, magkaka-error dapat yan. Pero hindi ganun yung nangyari. This could be devastating, depending on your business, depending on your application. A change from a third-party API or even an internal API na nagbago lang for some reason can have dire consequences sa application nyo and even dun sa broader business nyo kung hindi kayo maingat. And as you could see, TypeScript doesn't help in this regard. Wala naman siyang value during runtime errors. Ang pwede nyong gawin dito is to implement safeguard. Dito kayo gagawa ngayon ng mga if-else nyo, ng mga safeguard. Para maprotektahan nyo yung application nyo from scenarios na ganon. Pero again, that is not what TypeScript is for. Ibang techniques yung gagawin nyo. Tulad dito, yung defensive programming yung gagawin nyo. Yung concepts na yun, yung defensive programming, yung mga pwede natin gawin to avoid this, hindi mo natin siya i-discuss. Focus muna tayo kay TypeScript. Yung mga development time, tsaka build time na type errors. Isa sa mga paborito kong feature ng TypeScript ay yung pag-type ng mga callback. Teka, Kuya Deb, ano yung callback? Actually, yung callback is just a function na binibigay mo to another function as an argument. Tulad dito, itong function na to, execute callback.js, ay tumatanggap ng argument called callback. At yung expectation is, yung callback na yan is a function na nabibigyan natin ng string na callback tsaka executed. Yun lang yung callback. Mas malinaw siya pagkatinignan natin sa TypeScript actually.
So sa TypeScript, ito siya. Callback siya na isang function na kinocall mo lang. So dito sa TypeScript, ang callback ay isang parameter or function argument na by itself is also a function. At yung function na yun ay tumatanggap ng AB na string, tapos i-call lang natin yung function na yan. So balikan natin. Pasensya na ako, medyo magulo ha. Pero mahalaga to sa JavaScript. Kung hindi kayo masyadong familiar sa callback, kailangan nyo siyang intindihin kasi madalas itong gamitin sa JavaScript. May function tayo na tumatanggap ng callback. So, try natin ha. Unahin natin yung JavaScript. Okay, wala tayong error sa build time. Oop! Teka, may error tayo sa runtime na sinasabi, dapat yung execute callback, tumatanggap ng callback. Tapos yung callback na yun, dapat is function. So, tinry i-call ng execute callback, yung argument natin as a function, at dahil hindi tayo nagpasa ng callback dito sa function na to, wala o, walang laman, nagka-error tayo. To remedy this, sa runtime, of course, pwede natin gawa ng ganito. If not callback, pwedeng mag-early return tayo. Return tayo agad. Pwedeng ganyan eh. So sa runtime, pwede natin solusyonan ng ganyan. Pero runtime to. During development time and during build time, wala tayong naging feedback na, uy, mali pala yung paggamit ko kay execute callback JS. So punta tayo ngayon kay TypeScript. Nakita natin kanina, di ba? Binigyan natin ng type definition yung callback na yun. Yung type definition natin, it is a function that receives two variables, both are strings, and we don't return anything, which is void sa language ng TypeScript. In terms of the implementation of the function, ang ginagawa lang niya, like yung JavaScript counterpart natin, kinocall lang niya yung function na yun. Subukan natin gamitin ngayon yung execute callback, yung TypeScript na function natin. So dito pa lang, during development time, may feedback na agad tayo. Ang sabi niya, an argument for callback was not provided. Ibig sabihin, kailangan siya, but di mo siya pin-provide. Pero sige, ituloy na rin natin. Try na rin natin i-build. Okay, so dito pa lang, oh, kita na natin. From development time and during build time, may feedback tayo agad na, huy, may kulang ka rito. The function expects an argument of type function, pero hindi ka nagbigay. Ang laking diferensya, di ba? Versus between JavaScript and TypeScript in terms of the developer experience. No, ang laki nun. Not only are we preventing a huge amount of bugs, we are also making it easier for developers to write code. Hindi mo na kailangan pang explicitly puntahan yung mismong declaration nito at saka yung file nito para lang makita ano ba yung kailangan nitong function na to. Dito pa lang kita mo na agad. Mo, i-highlight mo. Aside from the error message, nakalagay rin dito yung tinatawag na function signature ng execute callback TS. So, kita mo agad dito without even opening the file. Kita mo agad dito may feedback ta. Yung callback mo, ganito dapat yung forma. It expects again two variables na strings at wala siyang nire-return na kahit ano. Doon pa lang, kita mo, oh, ah, yun pala, ganun pala yung callback. Dapat pala bibigyan ko ng callback to. So, ayan. Binigyan natin ngayon ng callback at wala na tayong error message mula kay TypeScript. Try natin ngayon i-build to. Okay, wala tayong error sa build time. Pag nirun ngayon natin yung ating application, ayan na. So yung ginawa natin, nilag lang natin yung A at saka B. And ito yung nangyari, callback executed. Okay lang kung hindi nyo masyado naintindihan kung ano nangyari dun sa functions mismo. Pero yun nga, gusto lang natin ma-appreciate kung ano yung dinadala ni TypeScript dun sa application natin. Napakahalaga nito kasi may mga times na, uy, ano nga ba yung ginagawa ng function na to? Ano nga forma ng callback na kailangan ng function na to? Balikan natin to, ah. Ibalik natin si execute callback.js. Pag in-over natin kay execute callback.js, may onting feedback mula kay TypeScript or kay, sabi natin, kay VS Code na ito yung expected. O, execute callback.js, it expects a callback with type of any. Any. And so kahit ano, kahit anong function, pwede kong ipadala dito. Again, that's very dangerous. Depende dun sa business nyo, depende dun sa application nyo. It could lead to
undesired behavior or maybe even devastating business consequences. Sabi natin magpadala tayo rito ng function na iba yung ginagawa dun sa expectation nung nagsulat nung function mo. So kunwari, nagpadala tayong ganito, A number, B number, tapos nilalag lang natin. So ang expectation natin, i-add niya, di ba? Pupray natin. Again, wala tayong error during build time. Kaso, dahil itong function na to is JavaScript, kahit na itong TypeScript file na to, binigyan natin ng types yung callback function natin, it doesn't matter. Kasi pagdating dun sa JavaScript file, pinapadala lang niya is string. So we were expecting numbers, pero ang pinadala niya is string. So anong nangyari? Naging concatenation siya. Pinagdugtong niya yung dalawa. Diyan yung desired natin na outcome. Bug agad dyan. Tingnan natin kay TypeScript. Okay, kanina, di ba? Ito yung nakita natin, nag-error siya dahil wala tayong pinapadalang argument na callback. So, bigyan natin siya. So, kanina, ito yung ginawa natin. Okay lang to. Ayan. Okay lang yan. So, tama lang, di ba? Pinadala niya ng callback tsaka executed yung ginawa natin, kinoncatenate natin, nilagyan natin na space between those two words. So, paano pagka okay, ginawa natin to sa kanya? So, dito pa lang, no? Kung ginawa natin to, parang nag-expect tayo ng addition instead of concatenation, magreklamo agad sa TypeScript, teka, ba't ka nagpapadala ng gantong signature ng function as callback? Ang in-expect ko is a callback na strings yung tinatanggap. Yung sa'yo, tumatanggap sila ng number. Dito pa lang, may problema na agad. Again, pag nirun natin to, again, may feedback din agad tayo rito na, teka, tama ba itong ginagawa mo? Sure ka ba? Tapos pag nirun natin yung mismong application, gagana yan kasi nga tumuloy yung build eh. Pero meron tayong feedback during development time na mali yung callback mo, and during build time, mali yung signature ng callback mo. So, ito, napakahalaga nito. Kasi, madalas mo ma-encounter to during the JavaScript development cycle. Madalas to. At yun nga, isa yan sa mga pinakaborito kong feature ng TypeScript. Yung ability to type callbacks. Sobrang importante nito. Ilang beses na ako nasalba niyan. Isa pa sa mga magandang feature ng TypeScript na hindi ganun kadalas magamit, pero na-try ko na rin at it's been very useful for some use cases, eh yung concept of function overloading. So ano yung function overloading? Ay, balikan natin yung kanina. Di ba kanina, meron tayong function, export function, na ganyan. Actually to, dahil nga pinapayagan ng JavaScript na either mathematical operation ka or string operation ka, which is concatenation, this is actually an ambiguous function, di ba? Pero sa TypeScript, it helps you work around that ambiguity. Yung iaalaw mo pa rin na yung function na to, pwede siyang mag-add ng numbers or mag-concatenate ng strings. Pero you explicitly tell TypeScript na kaya niyang gawin yon. Tapos gagawa siya ng safeguards para ma-prevent yung mag-add ka ng number at saka string, for example. Or mag-concatenate ka ng numbers. May mechanism si TypeScript to allow for that, and they call it function overloading. Actually, function overloading is not exclusive to TypeScript. It's part of a lot of type languages. TypeScript is a type language, so it has that feature. So, pakita ko sa inyo. So, kung titignan nyo, in-import natin yung add or concat from the TypeScript file. This is a TypeScript function na overloaded. Kung titignan nyo, kunwari nagka-type kayo, di ba? For example, you want to get the concatenation result of add or concat, dito parang nagiging hunyango yung function mo. Kung titignan nyo, dun sa prompt ng VS Code, pinakita niya yung function signature in terms of TypeScript notation, which is add or concat, A, number, B, number, and then yung return natin is number. If you would observe, meron tayong one of two rito, which is, pagkakinlik mo yung arrow, sabi natin ganyan, uy, teka, nagbago to ah. Add or concat, same function name, no? Same variable names, but kung titignan nyo rito,
iba yung types ng mga variables natin, naging string. Tapos yung return din, string. What's happening here? But dalawa yung identity ng function mo. Puntahan natin ngayon yung declaration. This is how function overloading looks like in a TypeScript codebase. Tatlong beses nating parang dineclare yung function types. So, first, we have the first function type, which is yung nakita natin kanina. Both arguments are numbers, and yung return type niya is also a number. Tapos, yung pangalawang type is both variables are strings, and yung return type is string. Tapos, ito na talaga yung function declaration mo, yung implementation na mismo. Which is, yung arguments mo, A and B, can either be a number or a string. So, they are both number or string. Pati yung return type mo, number or string. Tapos, meron kang type guards ngayon dito. Na pagka yung type ng variables mo, parehong number, you perform addition. And pag pareho, actually, palitan natin to. Mas medyo ambiguous eh. Okay, so pinalitan ko. Ginawa akong concatenation na mas malinaw, hindi yung plus sign. Balikan natin. So pagka pareho sila number, ito yung mangyayari. It's a mathematical addition, an arithmetic operation. Pagka string siya, magiging string operation siya, which is i-concatenate niya. Otherwise, pagka yung arguments mo, yung A is a number, then B is a string, or the reverse, which is A is a string, then B is a number, magkaka-error tayo. Kailangan parameters must be of the same type. Try natin i-run to, tapos explain natin further after. Sabihin natin ganito. Build muna natin siya. Ayan. Tama, di ba? 1 and 2. Pag in-add natin, 3. Try naman natin na ganito. Hello world. NPM run build. Ito natin. Then, again, no? It allows for that na, uy, pwede siya mag-add ng numbers, pwede rin siya mag-concat ng strings. Pero, ito i-try natin. Try natin mag-add or concat ng number and a string. So, kung titignan nyo rito, meron na agad tayong angal. Sabi nga, no overload matches this call. So, ang overload parang yun yung isa sa mga identity nung function mo. So, no identity matches this call. So, you are only allowed either parehong number or parehong string. Pero nagbigay ka sa akin ng number at saka string, no? Sasabihin naman sa'yo ng TypeScript kung saka nagkakamali eh. Basahin mo lang, intindihin mo lang eh. So dito, argument of type number is not assignable to parameter of type string. Intindihin nyo lang to pagka nag-work kayo with TypeScript and ma-appreciate nyo talaga yung ganda ni TypeScript kung paano siya nakatulong during development. So yan, hindi niya i-allow to. Even if we try to build this, magkakaroon din tayo ng feedback na, uy, may problema ka. Of course, gagana to. Actually, hindi siya gagana kasi meron din tayong runtime verification, no? Runtime guards. So, itong mga if statements natin, tsaka yung true statement natin, ito yung mga runtime guards natin. Itong mga types na to, ito yung mga guardia natin during development and during build time. Dito, makikita natin ngayon yung parang coming together of all approaches, no? We protect from runtime errors, and also, we get feedback during development tuwing ginagamit natin ng mali yung function na yun. We achieve the same function, yung ina-allow natin na mag-add at mag-concatenate, pero mas explicit tayo dito. Dun sa gusto natin gawin, dun sa intention natin. Dito, sobrang ambiguous eh. Ano ba talagang gusto nung nagsulat ng function na to? Dito, kitang-kita mo. Dapat parehong number. Dapat parehong string. Pagka pinag-iba mo yan, walang function signature na tinamaan dito, walang identity na katulad yung paggamit mo, magre-reklamo si TypeScript. Sobrang powerful nito. Lalo na pagka malalaking application. Personally, I tend to also avoid this. Gagawa na lang ako ng ibang function, di ba? Yung isa add, yung isa concat. Of course, there are use cases na kailangan mong gawin to or it would make sense to
actually implement function overload. Eh. It's just one tool under your belt na pwede mong gamitin. And TypeScript and other type languages do that. Meron ding mga arguments na nagsasabi na ba't pa kailangan si TypeScript? Overkill siya. Kung meron namang tool na gaya ng JSDoc. So if you're not familiar with JSDoc, ito siya. So parang comments sila na dinodocument yung code mo. Tapos from here, nai-infer yung types ng kunwari, ng parameters mo, ng arguments mo. And even the return type. And many other things. Very, very similar to what TypeScript is doing. Kaso to, sa akin, it's more verbose. Kanya-kanya rin naman yan eh. At least in my experience, mga comments kasi they add a bit of overhead sa maintenance ng code. Dahil doon may mga times na parang na out of sync yung function mismo and yung comments. May mga times na parang dito number siya sa function natin pero doon sa JSDoc natin nakalagay string. Out of sync na sila, no? Pero this is very useful actually. In terms of documentation, like yun, nag-cover tayo rito. Makikita nyo ngayon dito, in-explain niya yung bawat parameter natin or argument natin. So si param A, it's the first number to be added. And param B, the second number to be added. Tapos yung return natin is the sum of the two numbers of A and B. Sobrang ganda niya sa ano, in terms of documentation, no? Kita mo, pagka nag-hover ka pa lang sa function na yan, and lumalabas na yung kung ano nga ba talaga yung A at saka B. Hindi lang basta yung type. So very helpful din naman si JSDoc. Pero at the very least, kahit man lang sana gumamit kayo ng JSDoc or TypeScript, no? Either or. Pero the most powerful na way of using this is to use them both. Kaso, yun nga, medyo nagiging verbose na yung codebase nyo. Dumadami yung mga unnecessary na mga bagay na hindi naman kailangan during runtime. Kasi lahat ng to, tanggal lahat yan during runtime. Pero napaka-valuable nitong mga to during development and during build time. Ang laki ng feedback mo, ito, pag nagdagdagan mo pa ng JSDoc, nagkakaroon ka pa ng magandang documentation. Ano, depende rin sa inyo, no? Depende doon sa preferences nyo. Pero personally, ako, at the very least, naka-TypeScript ako. Yung pagdagdag ng JSDoc, bonus na lang yun para sa akin. So, kung titignan nyo rito, na document natin pati yung overloading, di ba? Yung kaninang overloading na pinakita natin, yung add or concat na number, string, andyan din. O, makikita rin natin dito. So, pag in-over natin yan, ayan, sabihin niya, number, tapos plus one overload. O, try natin siyang gamitin, ayan, may over na naman siya, may pop-up na naman na tumutulong sa atin, A number, B number, or if gusto mong gamitin yung other overload niya, ito, string, tsaka string. Tapos, sasabihin niya sa'yo kung ano yung return type niya, tsaka yung kung ano nga ba yung ginagawa ng function. Napaka-valuable ng JSDoc. Pero yun nga, more effort, di ba, upfront. So, sana may natutunan kayo, ano, kung ano yung importansya ng TypeScript, kung bakit gustong-gusto siya ng mga JavaScript developer. Doon sa sinabi nga nung nag-comment na JavaScript din naman yan na after. Most probably hindi niya alam yung concept or yung difference between development time, build time, at saka runtime. Ulitin ko lang, si TypeScript, very valuable siya during development time and during build time. Pero pagka-runtime, iba na ang gamit natin doon. Iba na dapat yung approach natin. Wala nang pakialam si TypeScript dito. And another thing, although type language si TypeScript, ang laki na magkakaiba niya sa mga katulad ng C programming language, C++, Java, na yung type checking niya happens on both development time, build time, saka pati sa runtime. So sina C, C++, Java, and similar type languages, yung type checking nila nangyayari din sa runtime. Meron din silang ganon, which is sobrang powerful din naman. Pero si TypeScript, yung naging decision nila is to not do runtime type checking. Kasi pag ginawa nila yon, gagawa na sila ng ibang language talaga, hindi na siya JavaScript. Kasi yan nga, at the end of the day, si TypeScript nagiging JavaScript din before mo i-deploy sa production environment. And lastly, yun nga, i-emphasize ko lang to, as a JavaScript developer and even other languages, ang ginagalaw natin yung source file, yung build files, hindi yan yung ginagalaw natin, ha? Doon tayo nag-edit sa mga source file. Yung build files, hindi na dapat yung ginagalaw after.
So yung argument na JavaScript din naman yan, it doesn't actually make sense dun sa ganung workflow. Kasi nga, hindi mo nagagalawin yung JavaScript eh. Pag ginalaw mo yun, syempre, masisira yung mga bagay-bagay. Nawawala yung purpose ni TypeScript pagka ginagalaw mo pa rin yung build files mo. Kasi wala ka ng protection dun, no? Wala ka ng type checking. So, pag yung build files mo andyan na, yun na lang yung dine-deploy mo. So, yung source code mo is for editing, for doing all those type checks, even linting. Pero right after that, pagka na-build mo na, andyan na yung build files mo. Yung build files na yun, yun yung nirarun mo na. Yan na yung dine-deploy mo. And, on the question, para sa akin ba yung TypeScript na yan? Dapat ko ba siyang aralin? Dapat mo siyang aralin, oo. As a JavaScript developer, you need to be aware of TypeScript. Kasi, karamihan ngayon ng mga JavaScript applications, they are written in TypeScript. And dapat lang, di ba? Lalo na if you're working in a huge team, napakahalaga niyan. Pero dun sa question nga na, should TypeScript be used in all projects? Sagot ko dyan, hindi. Depende dun sa project. Kung personal lang siya, maliit lang siya, na one-off lang, huwag mo lang i-TypeScript, di ba? Mas magandang i-JavaScript mo na lang. Pero kung tipong lumalaki yung project mo, or if you're actually, oh, if you're trying to learn TypeScript, oh, gawin mo. Gawin mo siyang TypeScript. Pero mas lalo na sa mga malalaking project, even kahit na mag-isa ka lang, but most especially pagka you work with a huge team, sobrang useful ng TypeScript. Yung security, yung peace of mind na nakukuha mo sa kanya, it's very valuable. At least sa experience ko, yan sa experience ng maraming developer. So, hopefully, nalinawan kayo lahat at may natutunan kayo today. Thank you for your time. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. And follow nyo rin ako sa mga social media pages ko. And I'll see you in the next video. Bye!